Magandang araw po sa ating lahat. Ngayon ay gumawa naman tayo ng ating pandesal. Ang kakailanganin muna po natin ay i-combine ang ating ingredients. Ang butter. Ang 2 1/4 teaspoon ng ating yeast. Dried yeast po ang ginamit ko. At ang 1/2 tablespoon ng sugar. Tsaka po natin hahaluin at iintay natin umalsa ang ating mixture. Ngayon naman po ay gagawin natin ang pangalawang mixture. Ilalagay lang po natin dito ang 1 cup evap na milk. Ilagay na rin po natin ang 4 tablespoon na white sugar. 1 teaspoon salt. At ang 3 tablespoons of butter. Hahaluin po natin ito. Pagkatapos nating haluin, kailangan muna po nating i-microwave siya ng 1 minute. Tsaka po natin ulit ilalagay muna sa isang tabi para maipaghalo na po natin maya-maya ang ating mixture na nauna nating ginawa kanina. Gagawin naman po natin ngayon ang pangatlong step. Nilagay ko na po dito ang 2 cups ng ating white plain flour. Ilalagay ko na rin po ang 1.5 tablespoon ng ating powdered milk. At ang ating isang peraso ng itlog na binatin. Kailangan lamang po nating haluin ang ating mixture. Ngayon nagbubble na po ang ating mixture sa una. Ito na po yung yeast, warm water at saka yung sugar. Ibubuhos po natin ito dito sa ating mixture. Hahaluin lamang po natin. At isusunod na po natin itong ating pangalawang mixture naman. Gagawa na po tayo ngayon ng ating dough. Ibuhos lamang po natin lahat. Tsaka po natin haluin ng dahan-dahan. Ito na po ngayon ang ating dough. Minamasa lang po natin. Pagkatapos natin pong imasa naman ito, ay iiwanan muna natin siya ng isang oras at kalahati para po umalsa naman ang ating dough. Pagkatapos po nating imasa ang ating dough, ilalagay naman po natin dito sa ating bowl. Nilagyan ko lang po ng konting oil ang ating bowl para pag umangat po siya, hindi mapipigilan. Ayan. Babalikan po natin yan ng after 1 hour. Ito na nga po, pakalipas ng isang oras, umalsa na po ang ating dough. Ngayon naman po ay kukunin natin siya dyan at imamasa na naman po natin muli ng 10 minutes para po ma-ready na natin ang ating pandesal. Imasa na po natin ulit ang ating dough. Katapos ko po na imasa ng 5 minutes, ibinalik ko po ulit sa ating bowl para takpan ulit ng malinis na tela para sa pag-angat niya ulit. At mamaya-maya po babalikan natin ulit siya. Kapag umalsa na, ipa-final na po natin ang pagkat ng ating gagawin na pandesal. Umalsa na po ulit ang ating dough. Pwede na po natin siyang ikat ng maliliit. Ayan, pagkatapos ko pong naimasa ng 5 minutes ang ating dough, hinati ko lang po siya sa gitna at ito na po ang form niya ngayon. Pwede ko na po siyang hiwain ng maliliit. Gamit ko lang po ang ating kutsilyo. Hiwain lang po natin.
Ganyan po ang magiging form niya. Etong isa po ihiwain din natin ng ganun. Meron po tayo ditong breadcrumbs. Dito lamang po natin pagugulungin ang ating ikinat na dough. Tapos ilalagay po natin siya dito sa isang malinis na lagayan kung saan iiwanan ulit natin siya mamaya. At kailangan na naman po natin paalasahin ang ating dough. Ayan po. Ayan. Ayan na po ang gagawin nating pandesal. Kailangan muna po nating i-leave ulit yan ng 30 minutes bago po nating isalang sa ating oven. Ayan, hindi ko na po nakunan ang kabuuang video ng ating pagluluto ng pandesal dahil nalobat po ang ating camera. Ang ginawa ko lamang po kanina habang niluluto natin, ang apoy po niya ay low fire lang at ang oras naman po ay inabot ng 50 minutes ang ating pagluluto. At yun nga po, ito po ang result ng ating pandesal. Masarap naman po siya at saka smooth po yung kanyang laman. Maraming salamat po sa lahat ng nanood ng aking video. Please subscribe to my YouTube channel. Bye guys! Bye.